Itayo po ang lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay laging sumain niyo lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, atin po yung pinagdiriwang at ginugunita ang mga banal na anghel na tagatanod. Upang tayo may karapat-dapat sa banal na pagdiriwang, taos puso natin aminin ang ating mga kasalanan at hilingin sa Panginoon ang kanyang pagpapatawad at habag. Lahat po, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa di malirip na pagsubaybay mo, minarapat mong isugo ang mga anghel upang kami tanuran. Ipagkaloob mong kami kanilang laging ipagsanggalang at maging maligaya kami kasama nila sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Sinabi sa akin ng Panginoon, ganito ang sabihin mo, sabik na akong ipadama sa Jerusalem ang aking pagmamahal at ang puot ko'y nag-aalab labas sa mga dumuhagi sa kanya. Babalik ako sa Jerusalem at maninirahan uli roon. Ito'y tatawaging lungsod ng katotohanan at ang bundok na itinilaga sa akin ay tatawaging banal na bundok. Hahaba ang buhay ng mga taga-Jerusalem. Marami na uling makikitang matatandang babae at lalaking nakatungkod na naglalakad sa mga plaza at lansangan. Ang mga lansangan ay mapupuno ng mga batang naglalaro. Aakalain na mga nakatira roon sa Israel na mahirap itong mangyari. Sabihin mong sa akin ay walang hindi mangyayari. Ang mga anak ng aking bayan na natapon sa mga lupain sa silangan at kanluran ay ililigtas ko at muling ibabalik sa Jerusalem. Sila ay magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila.
at sila'y mananatiling tapat sa aming tipanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, mahahayag kapag Siyon ay natatag. Panginooy, mahahayag kapag Siyon ay natatag. Ang lahat ng bansa sa poon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Panginooy, mahahayag kapag Siyon ay natatag. Ito'y matitirik upang matunghayan, na lungsod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, O Poon, ay papupurihan mula sa itaas, luklukan mong banal. Ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan, iyong dinirinig ang pagtataguyan na mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Panginooy, mahahayag kapag Siyon ay natatag. At ang mga anak na iyong mga lingkod, mamumuhay namang panatag ang loob. Magiging matatag ang kanilang angkan. Sa pag-iingat mo, sila ay tatagal. Ano pa't ang iyong ngalay mahahayag? Sa Siyon, O Poon, ika'y maibabansag. Pag ang mga bansa ay nagsama-sama sa banal na lungsod upang magsisamba. Panginooy, mahahayag kapag Siyon ay natatag. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa ay gaya ng batang ito, ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayong lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Dahil po sa
social media ay napaka bilis po ng komunikasyon, ano po? At nasasabi natin na yung mga nangyayari sa kabilang panig ng daigdig ay nakikita, nababasa, naririnig sa isang sulyap lang o sa isang kisap mata lang, ano po? Mababasa, maririnig at nalalaman sa kabilang panig ng mundo. Kaya masasabi natin dito, ano po? Maliit ang mundo. Maliit ang mundo. Nung isang araw po, meron akong kakilala at hindi ko alam, nasa kabilang ibayo siya ng daigdig. Tinawagan po ako, ano po? At walang gastos ang kanyang tawag dahil sa social media. Napakaliit ng mundo. Mga kapatid, kung sa patilinghaga, nasasabi po nating napakaliit ang mundo, sasabihin ko rin naman po, sa konteksto at siliwanag ng ating pagdiriwang ngayong araw, ang paggunita sa ating mga anghel na tagatanod, masasabi rin po natin ng patalinghaga na malapit na po, malapit po ang langit. Sa ating pambungad na panalangin, ano po, isinasaad, dahil sa hindi maarok na pagmamahal at pag-aalaga ng Diyos, malugod niyang ipinadala ang kanyang mga anghel na upang tayo ay bantayan o tanuran. Di po ba, anghel galing sa langit dahil sa pagmamahal ng Diyos pinadala sa atin upang tayo itanuran? Masasabi natin, ano po, na malapit ang langit. Sa katunayan, sinasabi po ng Catechism of the Catholic Church, dito sa lupa, nararanasan natin ang banal na presensya ng mga anghel. At dahil sa presensya ng mga anghel, mga kapatid, nipadarama nila sa atin ang buhay makalangit. Kasi galing sila sa langit. At sa kanilang presensya sa ating mga buhay, naipadarama po nila ang sa atin ang buhay makalangit. Sa pamamagitan ng kanilang pagbabantay at pagtanod sa atin, pangangalaga sa atin, natitikman po natin ang banal na buhay. Pero hindi po ito nangangahulugan na sigurado na po tayong makapapasok sa langit. Kaya nga, kinakailangan po nating makipagtulungan, kinakailangan ng ating kooperasyon sa papel ng mga anghel sa ating buhay. Sinasabi po sa ating ebanghelyo, ano po? Kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga anghel, at tumulad sa mga bata, hindi kayo mapapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Hindi pa tayo sigurado mapapabilang. Kaisa sa kinakailangan gawin po natin ay ang pagbabago at ang tumulad sa mga bata. Ano mo ibig sabihin po noon? Sa madaling salita ay hindi tayo makapapasok sa kaharian ng langit, at upang magawa yan ay kinakailangan ng kapakumbabaan. Hindi po nakukuha ang kaharian ng langit sa pamamagitan po ng lakas, tapang, pagkakaroon ng tanyag na pangalan, pagkakaroon ng lahat ng ano pa mang ari-arian sa buhay, kundi ito'y una sa lahat nakukuha sa pagtulad ng bata. Ang bata ay may kapakumbabaan. Ang bata ay nagdidepende sa pagmamahal, kalinga ng magulang. Ang bata ay simple lang ang pangangailangan sa buhay. At higit sa lahat, ang bata alam niya na siya'y umiiral dahil meron nangangalaga sa kanya.
Ganun po ang kinakailangan nating buhay upang tayo'y bilang pagigipagtulungan sa mga anghel na ating tagatanod. Lubos na umaasa tayo sa Diyos. Iwawak siya ang kayabangan, aasa ng lubos sa Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng ating kailangan. Siyang nagtatanggol sa atin sa anumang sa lahat ng paraan at nangangalaga sa atin sa pamamagitan ng mga anghel. Higit sa lahat, ang kaharian ng Diyos na malapit na sa atin, abot kamay, ay atin pong makakamtan sa pamamagitan po ng pagsasabuhay ng ating pananampalataya sa gabay ng mga anghel. Anong ibig sabihin ng pagsasabuhay ng pananampalataya? Ang buhay at pananampalataya dapat isa. Ang pagsisimba, pagtanggap ng komunyon, mga pagdarasal, ay dapat po lahat ng ito ay mauuwi sa pagganap natin ng papel ng pagiging anghel sa isa't isa. Di ba? Ganun po yan. Pagganap ng papel ng mga anghel sa isa't isa. Sa pangalaga, pagsusulong ng kapakanan ng ating kapwa, yun po ang pagsasabuhay ng pananampalataya, yun po ang pagigipagtulungan sa ating mga anghel na tagatanod, at yun po ang paglilingkod ng may kapakumbabaan sa mata ng Diyos. At sa gayon, pagsapit ng takipsilim ng buhay, hindi lamang natin masasabi malapit na ang langit. Masasabi natin, binuwis ng Diyos ang langit dahil sa kanyang habag at dahil sa ating kabutihang nagawa. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang maging karapat-dapat tayo na maging kanyang mga anak. Ang ating pong tugon, walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang simbahan naway maging tunay na instrumento ng pagpapalalim ng pananampalataya ng mga bata. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga pinuno ng gobyerno naway magpakita ng tunay na malasakit para sa kasiguruhan ng mas mabuting kinabukasan ng lahat ng bata. Maging ligtas nawa ang mga bata sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga magulang naway magturo sa kanilang mga anak ng tamang panuntunan na dapat pahalagahan at itaguyod ang kanilang edukasyon at pagsasanay. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga may sakit tulad ng mga bata, naway magkaroon ng pananalig sa Diyos Ama na nagmamalasakit sa kanila. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga yumao naway maakay muli sa tahanan ng Diyos Ama sa langit. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong mga anak na nananalig sa iyo. Bigyan mo kami ng kalooban tulad ng sa bata, sapagkat para sa mga tulad nila ang iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pinagpala, sumasamo ang iyong
iyong bayan. Tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Ang kapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay namin ngayong aming ginugunita, ang mga banal mong anghel. Ipagkaloob mong kaming nasa pagtatangkilik nilang walang maliw ay maligtas sa kasalukuyang hilahil at makarating sa maligayang buhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong mga puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa harap ng kadakilaan mo sa lupa't langit, ang mga anghel at arkanghel ay di makapagwawalang imi. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na mahal, tinuturing nilang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo bilang layunin ng pag-iral. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo to sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalin namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid nam na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay.
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, lahat ng parangal at papuray sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kasama ng mga anghel at mga banal sa kalangitan, papurihan natin ang Panginoon at ating dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Magbahagi na tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis at nagpapatawad ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa banal na piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo, o isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Aking tanglaw,
Lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na October 5, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makaisa po tayo. Available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha sa malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakibilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos po ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming minarapat mong magsalo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay pangunahan nawa ng mga anghel mong lingkod sa daan ng kaligtasan at kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa mamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Sumamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang pangapangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno.